Hello guys, pag-uusapan natin ang advantage at saka disadvantage ng home-based works. Way back 14 years ago, nagsimula ako sa home-based work. 8 years ako sa local industry. 2 years ako sa local IT industry. And 6 years ako sa local media. And 1 year din ako sa local government. After that, nag-online worker na ako. So, sa online worker is project-based yung nasimulan ko. So, papalit-palit ako ng mga clients. Every project, magtatagal lang na isang buwan. May mga projects din ako ng 3 months. At saka, pinakamataas kong contractual project is 9 months. Then, nakakuha ko ng isang contract na meron din siyang tie-up sa isang company, which is na-hire ako. So, nag-stay ako doon sa kanila guys ng almost 5 years. And, yeah, maraming advantage ang pagiging home-based workers. Una sa lahat, yung time mo, nasa bahay ka lang. Yung time mo is kontrolado mo. Ikaw yung magmamanage ng time mo. And the same time is malaki din ang difference pagdating sa compensation. Kasi mostly sa home-based workers is ang compensation is per hour. Since nagtatrabaho ka sa labas ang mga company na pinagtatrabahoan mo, which is kasanayan nila, nagbabayad sila per hour sa mga empleyado or sa mga contract services na nakuha nila. And yeah, ganun. At the same time is iwas ka sa withholding tax. So wala kang withholding tax, which is doon sa office based employment or local employment, obligado ka sa withholding tax. So, depende yan sa status mo, if married ka or single, mas malaki pag single ka. And the same time, ang advantage is, aside sa ikaw ang magmamanage ng oras mo, is makakapagtrabaho ka kahit saan. Pwede sa bahay mo, or kung nagbabakasyon ka, pwede while on vacation ka is magtatrabaho ka sa mga extra time mo. Ang disadvantage guys is ikaw ang mag-asikaso ng insurance mo, social security, at kung ano pang mga kailangan mong mga papeles. Kasi sa local employment, syempre ang company na bahalang kakaltas sa'yo at saka sila na magpa-process ng social security mo or assistance at saka yung sa PhilHealth. And ikaw na din ang mag-provide ng machine mo like computers, depende sa kind of trabaho mo or types of trabaho mo kung anong kailangan mo din computer, kung ano ang power ng computer na kailangan mo. The same time, internet at saka yung kuryente. So, shoulder mo na yon. Pero kung pagbabasihan din naman natin ang compensation package na mabibigay sa'yo ng client mo versus doon sa cost mo ng electricity, investment mo sa computer, sa internet mo, okay naman yun. Meron man din mga company na nagbibigay ng allowance for internet allowance. At isa pang disadvantage is, yun nga, sa gabi ka magtatrabaho. Since US, Euro, or Australian yung mga katrabaho mo, is sa gabi ka magtatrabaho. Pero yung Australia guys is, since 2 hours ahead sila, so hindi yan masyadong malayo sa oras natin. 2 hours lang silang ahead. So mas advantage kung Australian based company ang mapasukan mo sa online job mo. Kung sa US naman is 12 hours kadalasan, lalo na pag nasa Central
time zone sila or Central America. So 12 hours behind sila. At saka kung sa Europe naman is ganun din. Sa madaling araw ka din magtatrabaho. So magpupuyat ka. Then yun nga, at the same time na din ang mga holidays ng Philippine holiday natin dito is hindi nila recognize. So kung meron tayong Philippine holiday, hindi mo holiday yan. So magtatrabaho ka while naka-holiday ang lahat sa atin. Pero pagdating naman din sa holiday nila, like Thanksgiving, may mga holiday yan sila. So cover ka na din doon, parang ikaw na, parang andun ka din sa kanila, sa place nila na mag-holiday ka din. Pero depende yan sa company, guys. Merong mga company na kahit holiday sa kanila, pagtatrabahoin ka pa rin nila. Depende yan siya. Pero sa akin, hindi ko naranasan yung pag-holiday sa kanila is nagtatrabaho pa rin ako. Siyempre, sabay din ako sa holiday. And yun, disadvantage is hindi naman masyadong ano yung disadvantage. Yun nga lang, kailangan mong matandaan at saka at least maiwasan mo. At sa mga tips naman as a online-based worker, kung nagtatrabaho ka sa madaling araw, i-identify mo yung ano talaga yung fixed na oras na matatapos sa trabaho mo. So for example, matatapos ka at 5 in the morning. So in the 5 in the morning, tapos ka na. So matutulog ka 8 hours, katulad din sa tulog mo sa gabi, pero I'm sure hindi mo ma-complete yung 8 hours. Kasi iba yung tulog sa gabi, iba yung tulog sa umaga. Marami kasing distraction sa umaga. Number 1 is mainit ang panahon. Number 2 is maingay sa labas. Depende yan sa place mo din. So, at saka while tulog ka, makasamahan mo sa bahay, kising. So, galing sa kanila yung sounds or yung ingay. So, distraction yun siya. So, may tendency talaga hindi ka makatulog ng 8 hours straight. So, putol-putol yan. So, isang tips dyan is huwag kang kumain. Huwag kang matulog ka na light lang yung kakainin mo. Doon ka na babawi pagkising mo. Kasi kung full yung tiyan mo, matutulog ka. May tendency, makatulog ka nga pero makagising ka rin kagad. Kasi yung tummy mo is busog ka nga. So, isa din yun sa advantage. At the same time, kumpletuhin mo yung vitamins mo for body nutrition, vitamin C, pinaka-importante. Para may panlaban ka sa puyatan. Kasi, pag home-based worker ka, kadalasan, 5 days a week lang talaga yan. 40 hours a week ang trabaho. So that is 8 hours per day, 5 days, so 40 hours. Sabado, Linggo, wala kang trabaho niya. Hindi nagtatrabaho ang mga Americans, mga Europeans, mga Australian sa Sabado. So off mo yan Sabado at saka Linggo. And, yan, ano pa, disadvantage. Sa disadvantage is mostly yun naman, adjustment mo. Sa mostly talaga sa time na adjustment sa oras ng tulog, mahihirapan ka talaga, lalo na pag hindi ka pa sanay. Pero once na masanay ka na, guys, is mag-adjust na yung body clock mo. Wag mo lang kalimutan na kumain na masustansya mga pagkain, mas maigi kung fruits at saka vegetables. Iwas konti sa kulang karne, mas maigi kung isda. And sa gabi while you're working, mas maganda kung mayroon ka mga set asides na mga makakain, like biscuits. Nagtatabi ako ng mga biscuits. Huwag yung mga chicheria na maaalap, mga biscuits lang yan. Huwag kang uminom ng gatas while nagtatrabaho ka sa madaling umaga. Kasi yung milk kasi nakakaantok yan siya. Mas maigi kung coffee. At sa coffee naman, so 2 hours before sa off mo, huwag ka nang uminom ng coffee. So kung off mo is 5, so
3 in the morning, huwag ka na uminom. Kasi patulog ka na yan, pa-end na yung oras mo. So, kung hininom ka ng kape 30 minutes before off mo, ma-alive ka na yan ng ilang oras pa sa kakapamakakatulog. So, yan ang mga tips para sa pagsisimula mo ng pagiging online workers. And sa compensation na pala guys, yun nga, nasabi ko, sa compensation ng online workers, mostly per hour, binibayaran kanila per hour. Depende na yan siya sa rate mo. Ang rate na binibigay nila is depende sa skills at saka experience mo at saka sa taas ng kaalaman mo sa field na pinagtatrabahuan mo. Mas mataas ang skills at saka experience, mas mataas ang offer. So, kung starter ka pa lang, so, yun, minimum ang ibibigay sa'yo or yung sapat lang. Pero, I'm sure, kahit minimum or sapat lang, mas mataas pa rin yan kahit dito kumpara sa atin sa local na minimum natin dito sa locality. And yung payroll, kadalasan, depende yan siya. Kung contract ang nakuha mong trabaho, depende sa terms ng contract. Merong babayaran ka after the contract, meron din babayaran ka in milestone. So, sa milestone, ikaw ang mag-break. Ikaw magse-set anong milestone. First stage, second stage, third stage, final stage. At saka, magkano yung singil mo per milestone. Yun yun sa per contract. And sa employed naman, so kung employed ka, nag-follow din yun sa 15-30. So every 15 papadala sa'yo, every 30 papadala sa'yo. Depende sa payment system na ginagamit nila guys. So kung for example, 15 ang payroll ninyo, tapos bank-to-bank transfer yan siya. So it takes 3 to 5 days before darating. So sa 15, mag-expect ka, sa 20 mo na matatanggap yan. Meron din mga payment system na real-time. So isang araw lang or instant talaga, matatanggap mo na sa bank mo. Kadalasan sa kanila is bank account ang hinihingi. Meron ding through PayPal. Ipapadala sa iyo through PayPal. Then ikaw na mag-withdraw from PayPal to GCash or from PayPal to your bank. Pwede din yan siya. So, kung PayPal to your bank, depende yan siya. Kung nakalink ang PayPal mo sa Visa card, so instant yun siya. Pero kung sa banko, it takes na naman 3 to 5 days, another 3 to 5 days. Kung sa GCash, diretso lang yun siya. So, meron tayong other videos guys sa pag-uusapan natin ng about sa e-wallets. So, doon ko include ka mga tips about using e-wallets, GCash, Coins, Paymaya. Mayroon tayong other videos dyan. And, yun nga, sa payment system. Ang difference naman guys sa contract at saka sa employee, sa online-based job, sa contract, mas malaki-laki ang kikitain mo doon kasi contract. Contract yun siya, pang-isahan lang, ganun. Pero meron din mga clients na may kontrata ka sa niya, pagkatapos ng contract mo is magpapatrabaho na naman yun, another contract na naman. At saka may timeline talaga yun siya. So for example, sa isang contract is meron ka timeline, 15 days at least matapos mo yan. Or 30 days at least matapos mo. Sa employed type naman is empleyado ka talaga ng company. So kung anong projects, anong mga works na ibibigay sa'yo, consider ka doon as employed, tatrabahin mo yun siya. And magtatrabaho ka 8 hours a day. So parang nasa local ka lang din. So papasok ka sa set na oras ninyo, then lalabas ka after 8 hours. And sa home-based works guys, since wala kayo sa office, nasa bahay ka lang, online kayo na mag-uusap, kadalasan sa mga company ngayon sa online base is meron silang monitoring system. Meron silang ipapa-install sa computer mo na isang application. Doon ka magla-login at saka magla-log out. So pagla-login mo doon, malalaman nila na pumapasok ka sa ganyang oras at saka nag-out ka din sa ganyang oras. And within that hours guys, nag-monitor yan sa computer mo. Lahat ng activity sa computer mo, keystroke, screenshots sa computer mo, may random screenshots yan siya. So, iwasan mo while nag-work na
mag-open ka ng mga windows na hindi related sa work mo, like social media, websites, YouTube, something like that. Kasi mag-screenshot yan siya, mag-monitor ka, makikita nila na meron ka ginag. Kahit mag-open ka lang, hindi ka nanonood, pero kung na ma-post yung screenshot mo doon na YouTube yun, so kahit hindi ka na kailangan mag-explain, naga-YouTube ka, naga-tingin ka na YouTube or naga-Facebook ka while on work. So ayaw nila ng mga ganyan. So para iwas, wag na lang yan. After work na lang yung mga other activities. Kasi sa akin, experience ko while working, ganun talaga. Ginamonitor talaga ng clients. Para naman din yung ma-sure nila kung nagtatrabaho ba talaga yung katrabaho nila or yung hired na outsource worker. So, depende yan siya sa company kung anong klaseng application ang ipapa-install nila sa'yo. Kasi ang mga application na common is yung Time Doctor, yung application na yan. So, while nag-monitor yan sa oras ng trabaho mo, yung activity din ng computer mo is kinamonitor at the same time yung screenshots. So kung ano yung nasa screen mo, mag-screenshot yan siya, ipapadala yun doon sa application, mamumonitor yan ng company mo. May mga company kasi na ka-assign na mga HR, which is sila ang nag-monitor ng time log mo. At saka, yeah, kung may mga discrepancy, so mako-question ka nila. At the same time, yung time logger nila, kadalasan minsan makaligtaan natin i-turn off yung oras. So kung makaligtaan mo, so lalampas yun ng 8 hours. So for 24 hours, kinaumagahan mo na malaman na hindi mo pala na-turn off. So malalag yun buong oras. Malalag yun 18 hours. Pagbalik mo na sa next day mo na work. So 18 hours. So pwede mo man yun yung distinguish na nakalimutan ko lang, pero kung lagi mo na lang nagagawa yun, so maku-question ka talaga. And yan, so sa time logger, walang problema yun as long as nagtatrabaho ka na maayos. Walang problema yun. At saka normal man talaga yung imo-monitor ang oras ng trabaho. Considering na din na online work ka, wala ka sa office, so imo-monitor ka talaga. Hindi naman yun siya discrimination. Kasi dito sa atin, kasi pag ganyan, kung nagkatrabaho ka, halos nakatutok na sa'yo yung amo mo kung ano ginagawa mo. This is, baga, sure talaga nagtatrabaho ka. Sa kanila, ganun din. Ang sa kanila lang is, isure lang nila na nasa oras ka ng trabaho at saka ginagawa mo yung trabaho mo. Yan. So, in other videos natin, guys, pag-uusapan natin ang other tips. Meron tayong videos about tips saan tayo hanap ng mga online jobs at saka mga trabaho na pwede pasok sa contractual based projects or employment based jobs. Pag-uusapan natin yan. And yeah, related na din yung payment system, kasi kung naka-online job ka, kailangan mo mga payment system para sa payroll na ipapadala sa'yo. So, kita-kits sa next video, guys. Thank you.